buenas tardes, mi amigo, mi amiga. Kamusta mga kabayan, mga OFW? Yan, ingat po tayo. Sa mga nabaksinan na, huwag po tayong pakampante. Dahil hindi po porket tayo na baksina na, hindi pa rin tayo magkakabirus. So maraming cases po dito na mga ibang lahi na nabaksinan pero nagkaroon pa rin ng virus. Yun. Ang kagandahan lang talaga ay hindi malakas yung epekto sa kanila ng virus. And guys, ngayong araw, punta ko kila Misma. Yan, dadalawin ko. And then, sabi ko kasi ngayong buwan ay dadalang ko sila ng pera pang grocery. At syempre yung tinapay. Yan, di mawawala yung tinapay sa pag nagpupunta ako sa mga bahay-bahay dito. Yan, or pag naglalakad ako. Talagang bibili ko ng tinapay para ipamigay sa mga bata. Tapos, yan, gusto kong magdala sa kanila ngayon ng spaghetti. Yan, yung Pinoy style na spaghetti. Napansin ko kasi nung yung mga spaghetti dito, iba yung luto. Ang spaghetti nila guys, parang pansit sa atin. Yung noodles ng spaghetti, ang nakalagay dun sa pinaka sauce niya, ano, repolyo, carrots, tapos meron pang bell pepper. So, yun, yung ganun yung spaghetti nila. Ibang-iba sa spaghetti natin na may spaghetti sauce, ayan, may karni ng baboy or baka, tapos may hotdog, tapos medyo matamis. So, gusto ko ipatikim sa kanila yung spaghetti na pang-Pilipino. Ayan. So, ayan guys, luto lang muna ako. So, ayan guys, lulutuin ko na yung noodles. Spaghetti. So, actually, luto na yung sauce ng spaghetti. Kanginang maga, niluto ko na siya. Medyo iinit ko na lang. And then yung magpiprito na lang ako ng manok. So, ayan yung ating spaghetti sauce. Medyo manamis-namis yung ginawa ko. Gusto ko yung parang lasang Jollibee. Actually guys, ito yung pinaka gustong-gusto kong niluluto. Yung spaghetti na parang lasang Jollibee. Ayan. Ang dami kong na-experiment na klase na luto about sa spaghetti sauce ng Jollibee na yan. And then may mga secret ingredients akong nilalagay. Kaya sa ibang araw tuturo ko sa inyo yung way ng pagluluto ko ng spaghetti sauce na i-share ko sa inyo. Yan, hindi naman tayo maramot sa kaalaman. So, para din malaman nyo yung papaano ko niluluto yung spaghetti sauce. Siyempre guys, kapag may spaghetti, may fried chicken, yan, may chicken joy, kakamis yung Jollibee. Nagka-issue yung Jollibee eh, pero kahit na ano pa man yung issue na yan, Jollibee pa din ako. Nagtrabaho ko sa Jollibee ng college kami. So, ang tagal kong nagtrabaho, siguro about 5 months. So, working student ako dati sa Jollibee. Talaga namang iba yung training sa pag nag-service crew ka. Halos lahat kinukuha ng Jollibee, mga nag-aaral, mga working student. Kaya hanga ako sa Jollibee kung paanong imoldi yung mga estudyante na kailangan ng disiplina. Yan. Tapos may mga standard procedure. So sa Jollibee talaga ako natuto ng maraming bagay
yun yung unang trabaho ko na talagang masasabi kong proud na proud ako. Kaya nung nabasa ko yung sa FB, yung Kick and Joy daw na towel, hindi ako masyadong nabahala. Kasi alam ko pa paanong magluto ang mga taga Jollibee. Mahirap magtrabaho sa Jollibee, sa totoo lang. Dahil nagsasabay namin yung pag-aaral sa pagkatrabaho. So naranasan ko magtrabaho sa Jollibee umaga, and then uuwi na ako ng alas 12 ng gabi, tapos mag-aaral pa. Sobrang hirap. Pero yung training, yung dedikasyon sa pagtatrabaho sa Jollibee, ibang-iba. Number one company para sa akin yung Jollibee. Kung paanong i-mold yung mga estudyante or sa pagtatrabaho after ng graduation. Nagtrabaho ko sa Jollibee Eni Pacific sa Cabanatuan City. Siguro mga 17 years ago. Ayan, ang mga manager pa dati nun, sila Ma'am Rhea, Sir Bimbo, si Ma'am Joy, si Ma'am Jo, ayan. Ewan ko kung kilala pa nila ako. Pero sila yung talagang disiplinado pagdating sa trabaho. Hindi pwedeng bara-bara. Ayan, kailangan magaling ka sa makipag-usap sa mga customer. And then may mga training talaga. Tapos ko naman yung kontrata ko. Tapos lilipat sana ako sa Chowking. Tapos irerekomenda ako ni Ma'am Rhea. Kaya lang sabi ng mother ko, mag-aral na lang muna ako. Kasi medyo bumaba nga yung grades ko noon nung college ako, fourth year college, yan. Kaya ilang kami mga magkakabarkada, apat kami magkakabarkada na nag-apply, tatlo kaming natanggap, and then ako lang yung natira, ako lang nakatapos ng kontrata. Kaya ito yung unang trabaho ko. Na makita ko yung nanay ko kumakain sa Jollibee, umiiyak. At ang sabi, bakit daw ako nagtatrabaho ng ganun, nag-aaral pa ako. Ayan, maraming memories yung Jollibee sa akin mula nung ako nagtrabaho. Nandyan yung papagalitan ka kasi mali yung ginagawa mo. Pero sa pagkakamali mo pala, doon ka matututo. Actually, hindi naman kalakihan yung sahod, pero nandun yung sarap sa pakiramdam kapag nakakatanggap ka ng sahod sa Jollibee dahil estudyante ka pa lang. Yung tipo na mag-grocery ka, bibigay mo sa pamilya mo, tapos bibili ka ng pizza, tapos pasalubong mo sa kanila, yung mga ganung bagay ba, hindi mo talaga makakalimutan sa unang trabaho. And guys, konti na lang. Ito na ang aking chicken joy. And then, syempre, hindi mawala ang tinapay. So, yun guys, luto na ang ating spaghetti. Diba, parang Jollibee spaghetti. Kaya I'm proud na produkto ako ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas, ang Jollibee Corporation. Ating chicken, meron pang nakasalang. Yan, matutuwa na yung mga bata niyan, tsaka yung mga tao kila misma. Okay sana kung pagsasamahin ko yung spaghetti tsaka yung chicken eh. Kaso wala akong mabiling styro. Hindi kagaya sa Pilipinas. Maganda sana ganun, iaabot ko na lang sa mga bata. Para hindi na kukuha. Mas mahirap pa yung kinukuha eh. Mas maganda yung kakainin na lang nila. Ayan, ito na yung last batch ng chicken. And then, aalis na rin ako. Ngayon guys, paalis na kami. Nagpasama ako. Marami kaming dala kasi. Ayan. So ayan guys, dito na kami sa malapit sa bahay nila misma. Ayan. Siyempre ang palatandaan yung puntod. May puntod sa may harapan nila. Ayan.
Hola, buenas tardes. Hola. ¿Dónde misma? Hola. Mira, mira cómo estoy. Solo trabajo, trabajo, trabajo. ¿Qué trabajo? Ahora solo finca, a coger leña, todo, todo. Todo. Ay. Yo mandar comida. Ahora comer desde la mañana, no estaba con mi niña. Oh. Wow. ¿Aquí tu hermana? Sí, sí, mi hermana. Aquí bien, aquí este es nuestro hermano para ti. Yo con mira, este mesa. Sí, bien, bien. Este bien. Sí, pone. Sí, pone. Voy a mantener. Hoy hay fiesta. Llama todo. Hay fiesta. Ay, muña le yandi. Chopita, ¿no? Ay, chócame aquí, nana, choca aquí, mamá aquí. Muy bien. Venga, le lema tinga. Ay, muña, este también. Quand on prend la belle, eh, salut, hermano. Pone aquí, así. Ven. Mano. Mano. Así. A comer. Comer. Oración. Mira, no hay comida. La mañanita. Hay comida. Desde la mañana sin comida. Sin dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. La mañanita no comer. Por la mañanita arroz no 300 y he comido. No ves ahora en el bosque para hacer leña, para leña, sí. Para leña. Ah, ay, uy, ay, ay, comida. Ahora mira, mucha comida. Ay, gracias a Dios. Bella, buenas noches. Bella, buenas noches. Bella, y me lo llamo muy. ¿Cuándo y cariño? Muy bien, para luego, muy bien. La lena tiene que ver que va a llevar ya muña. La lena tiene que ver que va a llevar ya muña. Ya me di nada. Ya me di nada. Ya me di nada. Oh, ya me di nada. 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 Ya nakakaawa guys, sabi nila hindi pa raw sila kumakain ng umagahan. Nakakaawa guys kasi sabi nila hindi pa raw sila kumakain ng umagahan, kaya nung dumating ako talagang nagtatalon sila kasi wala raw pera eh, siyempre walang trabaho. Yan guys, sabi ko sa inyo yung spaghetti inuulam nila sa kanin. Yan guys, ganun sila. Yung spaghetti. Kailan nila sa kinakain. Roel Jolimar eh? Jolimar. Jolimar. Who has been a factor? Yung nombre de Kisley. Jolimar. Yaka liya. Ay, ano ko? Ebi apa yang ada? Dia pakai tawar. Baca. Eh, cuma rumah saya kecil ni barang. Masalah panjang tu orang nak ibarat lagi pelajaran lagi. Bumbung besar besar pelajaran. Poyo istabian? Poyo istabian? Si, poyo bien.
Tú también prepara pollo. Sí. Espagueti, está bien. Bien. Espagueti, está bien. ¿Ha? Misma. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto gana bien? Mira la tele. Mira la tele. Esta manta. Mira, chica, pongo rola. Ella no come estas cosas, no. Isma, comer. Digo, va a ver a mí. Ang bahay nila mismo, oh. Hindi pa sementado, put. Ganyan yung bahay nila, oh. Putik pa. No hospital? Esto cuánto? Tres días? Sí, tres días. Eh guys, dito lang daw siya ng anak. Hmm? Kuwanto anos to? 20. 20. Tayo guys, 20 years old pa lang. Ganun guys, dito napakaaga na maaga silang mga nag-aanak o nabubuntis, nag-aasawa. Kumo si llama to bebe? Ahmud. Ha? Ahmud. Ahmud. Se llama Ucomba. Aquí está la familia que vive en Ucomba. Somos de Mata, somos guineanos. Pero somos pobres, pero nos gusta. Aquí está nuestro amigo, nos ayuda todos los días. Gracias a Dios. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Para ti esto. Gracias. Comprar comida, comprar arroz, comprar todos para tu familia. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Otro día. Otra semana. Vale, bye bye. Bye. So guys, pauwi na kami. Sobrang nakakataba ng puso yung nangyari sa araw na to. Alam nyo guys, yung feeling na wala silang makain, pero nung nakita yung mga dala ko, tuwang-tuwa sila. Nung nakita nila na may dala akong spaghetti, may dala akong manok, na kaya sabi ko sa nanay ni Misma, nung inabot ko yung pera, bumili sila ng bigas, bumili sila ng mantika, bumili sila ng manok, bumili sila ng kailangan nila. Guys, tinignan ko yung kusina nila, walang laman. Ang laman, isang sibuyas. Kaya hindi ko mapigilan kanina na ano, maluha. Ganun pala ako yung... May ganun pala ako na ang laman lang ng kusina nila, isang sibuyas. Kaya nung papunta ako sa labas, grabe ka ako. Kaya napakapalad nating mga Pilipino, lalo na tayo ay nakakatanggap ng ayuda sa pamahalaan. Kasi guys, dito wala talagang ayuda galing sa pamahalaan. Ibang iba rito. Dito kapag di ka nagtrabaho, hindi ka kakain. So guys, yun lang ang video ko for today. At maraming maraming salamat sa lahat ng subscriber ko na lagi sumusuporta sa akin. At sa lahat ng mga subscriber ko na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din po. At sa hindi pa nag so subscribe sa akin channel, subscribe na po kayo sa akin, Pinoy in Equatorial Guinea. Ako po si Brother Rowell. At hayaan nyo po na tumulong po tayo sa mga nangangailangan dito.
At darating po yung time na pag-uwi ko sa Pilipinas, maipagpapatuloy ko po kung ano po yung nasimulan kong pagtulong dito. So, yun po. Maraming maraming salamat at adios. Gracias. Paalam. Ciao.